Please turn your mobile phones to silent mode as we begin the celebration of the Holy Mass. Let us sing the entrance hymn. Masaya natin ipagandang pagdating ng manunubos sa kapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Father. Today is the 19th day of December, fifth day of our tradition, Simbang Gabi. Let us include all our intentions in this Holy Mass, including our supplications. Coming together as God's family, let us acknowledge our sins and be sorry for them. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Pray. O God, who through your only begotten Son have made us a new creation, look kindly, we pray, on the handiwork of your mercy, and at your Son's coming, cleanse us from every stain of the old way of life. We ask this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Judges. There was a certain man from Zorah of the clan of the Danites whose name was Manoah. His wife was barren and had borne no children. An angel of the Lord appeared to the woman and said to her, "Though you are barren and have no children, yet you will conceive and bear a son. Now, then be careful to take no wine or strong drink and to eat nothing unclean. As for the son you will conceive and bear, no razor shall touch his head. For this boy is to be consecrated to God from the womb. It is who will begin the deliverance of Israel from the power of the Philistines." A woman went and told her husband, "A man of God came to me. He had the appearance of an angel of God, terrible indeed. I did not ask him where he came from, nor did he tell me his name.
But he said to me, "You will be the child and will bear a son. So take neither wine nor strong drink, and eat nothing unclean. For the boy shall be consecrated to God from the womb until the day of his death." The woman bore a son and named him Samson. The boy grew up and the Lord blessed him. The Spirit of the Lord stirred him. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. My mouth shall be filled with your praise, and I will sing your glory. My mouth shall be filled with your praise, and I will sing your glory. Be my rock of refuge, a stronghold to give me safety, for you are my rock and my fortress. O my God, rescue me from the hand of the wicked. My mouth shall be filled with your praise, and I will sing your glory. For you are my hope, O Lord, my trust, O God, from my youth. On you I depend from birth, from the mother's womb, you are my strength. My mouth shall be filled with your praise, and I will sing your glory. I will treat of the mighty works of the Lord. O God, I will tell you your singular justice. O God, you have taught me from my youth. Until the present, I proclaim your wondrous deeds. My mouth shall be filled with your praise, and I will sing your glory. Please all stand. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah of the priestly division of Abijah. His wife was from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. Both were righteous in the eyes of God, observing all the commandments and ordinances of the Lord blamelessly. But they had no child because Elizabeth was barren, and both were advanced in years. Once when he was serving as priest, in his divisions turned before God, according to the practice of the priestly service, he was chosen by lot to enter the sanctuary of the Lord to burn incense. Then, when the whole assembly of the people was praying outside at the hour of the incense offering, the angel of the Lord appeared to him, standing at the right of the altar and incense. Zechariah was troubled by what he saw, and fear came upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, because your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall name him John. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth, for he will be great in the sight of the Lord. He will drink neither wine nor strong drink. He will be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. And he will turn many of the children of Israel
to the Lord their God. He will go before him in the spirit of power of Elijah to turn the hearts of fathers toward children and the disobedient to the understanding of the righteous to prepare a people fit for the Lord. Then Zechariah said to the angel, "How shall I know this? For I am an old man, and my wife is in advance in years." And the angel said to him in reply, "I am Gabriel, who stand before God. I was sent to speak to you and to announce to you this good news. But now you will be speechless and unable to talk until the day these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled at their proper time." Meanwhile, the people were waiting for Zechariah and were amazed that he stayed so long in the sanctuary. But when he came out, he was unable to speak to them, and they realized that he had seen a vision in the sanctuary. He was gesturing to them but remained mute. Then, when his days of ministry were completed, he went home. After this time, his wife Elizabeth conceived, and she went into seclusion for 5 months, saying, "So has the Lord done for me at a time when he has seen fit to take away my disgrace before others." My dear sisters and brothers, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Welcome, umaligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Nais kong pagnilayan natin ang tatlong engkwentro sa ating ebanghelyo ngayon na natunghayan. Ang first encounter is the encounter of a human being during prayer. Encuentro sa pananalangin. Ano? Nabunot si Zechariah dahil ito ang kanilang tradisyon na palabunutan bilang sila'y lahi ng mga pari at siya'y nabunot para mag-insenso. At yung inkwentro sa pamamagitan ng anghel na nagpakita sa kanya, nandoon siya sa sanktuaryo, ang pinakadakilang parte ng templo sa Jerusalem, at siya'y nagsusunog ng kamangyan, nag-aalay ng dasal. Kaya nga ang bungad sa kanya ng anghel, "Dininig ng Diyos ang iyong panalangin." And that is the encounter within the prayer. Sana ang ginagawa nating pagsisimba, tunay na makainkwentro natin ang Diyos. Dahil magiging sayang ang lahat kung hindi natin naiinkwentro ang Diyos. Sa salita, nandyan ang Diyos. Sa Eucharistia, nandyan ang Diyos. Mamaya, tatanggapin natin ang Diyos. At sa pagtanggap natin sa Kanya, nawa, tunay ang inkwentro na ito ay magbunga. Ito ang unang inkwentro na ibinibigay sa atin sa ating ebanghelyo. Ang ikalawang inkwentro ay ang inkwentro sa kasalukuyang sitwasyon. Agam-agam kay Zechariah ang katotohanan na isiniwalat ng anghel Gabriel, dahil ano ang kanyang katuwiran? Matanda na kami ng aking asawa. Hindi mangyayaring magbubuntis ang aking asawa. Subalit ano ang sabi ng anghel Gabriel? "Akong si Gabriel
na naglilingkod sa harapan ng Diyos, dahil hindi mo pinaniwalaan ang aking sinabi, ikaw ay hindi makapagsasalita hanggang mangyari ang lahat ng ito. Kadalasan ay pag naiinkwentro natin ang Diyos, ganito rin ang ating pakiramdam. Sasabihin natin, napakamakasalanan ko, parang hindi ako pakikinggan ng Diyos. Saka na lang ako lalapit sa Kanya. Pag-iisipan ko muna o kaya'y paghahandaan ko muna. Minsan ginagamit ng ating Panginoon ang sitwasyon na kung saan nandoon ka sa kasalukuyan para kunin ang iyong kalooban, para magkaroon kayo ng tunay na inkwentro. Inkwentro sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi na naig ang agam-agam ni Zacarias, na naig pa rin ang kalooban ng Diyos. Kaya kahit ito ang kanyang rason na hindi maaaring magbuntis ang kanyang asawa dahil maliban sa sila'y matanda na, siya ay baog pa. Kaya nga pinarusahan siya ng anghel, hindi siya nakapagsalita. Sana sa mga pagkakataon na tayo ay tinatawag ng Diyos, huwag na natin ipagpabukas, dahil yun yung pagkakataon na tinatawag tayo ng ating Panginoon. Nandoon man tayo sa sitwasyon na napakababa, nandoon man tayo sa sitwasyon na napakataas natin, yung blessed na blessed tayo, o down na down, walang pinipili ang Diyos, pag gusto ng Diyos na makainkwentro ang Kanyang mga anak. Ang ikatatlong inkwentro ay ang inkwentro sa kapwa-tao natin. Ano, sa last part ng ating ebanghelyo, sabi po dito ay matapos na makumplete ni Zacarias ang kanyang paninilbihan bilang nabunot na magsisilbi, bilang isang pari, umuwi siya. At ang gesture ng pag-uwi, dadalhin natin kung papaano natin naingkwentro ang Diyos sa ating maiingkwentrong kapwa natin. Malay mo, pag-uwi mo, ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong kapitbahay na nangangailangan ng enlightenment, nakita ka. Dahil naka-inkwentro mo ang Diyos, ikaw ngayon ang gagamitin ng Diyos para ma-inkwentro ng iyong kapwa ang iyong na-inkwentro sa Kanya. Yun ang nangyari kay Zacarias. Sa tatlong inkwentro na ito, my dear brothers and sisters, inkwentro sa pananalangin, inkwentro sa kasalukuyang sitwasyon, inkwentro na magagamit natin at gagamitin tayo ng Diyos para sa ating kapwa. Nawa, nitong ikalimang simbang gabi na ating ginagawa, tunay nga po na magkaroon ng kahulugan. Nang sa ganun maging tunay ang ating paghahanda sa Paskong darating. Amen. Please all stand.
The day of our Lord's coming is near. Brothers and sisters, let us intensify our preparation to the blessings that our approach to our good Father will bring. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. So that the leaders of the Mother Church may guide the believers in preparing themselves as a home for the coming Lord. Let us pray. Lord, hear our prayer. So that the elected leaders may guide humanity to bring forgiveness and peace to all corners of the world. Let us pray. Lord, hear our prayer. So that God's care may be granted to people who live in poverty and those suffering from various kind of difficulties, let us pray. Lord, hear our prayer. So that security and staying righteous may be seen in the lives of the clans in our community, let us pray. Lord, hear our prayer. Once again, let us raise our intention and supplication as we silently pray. God of good and eternal power, may your light reign over us without quenching our longing for the presence of the promised Redeemer through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets. Please all stand. Pray, brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of your name, for our good and good of all His holy Church. Be pleased, O Lord, with our humble prayers and offerings, and since we have no merits to plead our cause, come, we pray, to our rescue with the protection of your mercy through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longed for him with love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that he may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with the angels and archangels in heaven,
with thrones and dominions, and with all the hosts and powers, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving you thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Gilbert, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you, Saint Padre Pio, throughout the ages, we may be merit to be coerced to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, and the unity of the Holy Spirit, all glory and honors is yours, Almighty Father, forever and ever. Amen. Amen. Amen.
Please all stand. Jesus taught us to call God our Father, and so we have that courage to say. Lord, we pray from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace in unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. You take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. Sisters and brothers, this is Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are those who are invited to receive at his banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body of Christ. Amen. Thank you.
Inasdan mo't abot-abot sa pag-ibig sa lahat at arunay tapos. Tangit ang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Hawa mo't biyaya sa aming ipabot. Pag-ibig kang tunay, katanong ay lubos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, amin mananakop. Kaming iyong umayay, bigyang lakas loob, hinihintay namin pagdating mong puspos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Kami ninyong iyong bayay, bigyang ng abot. Kapag-ibig sa lahat, katarungay tapos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. The second collection, which will be done, is for the continuing development of the parish and national shrine of Saint Father Pio. Thank you for your offering. Halina, Jesus, aming mananako. Awa mo't biyaya sa aming ipabot. Pag-ibig kang tunay, katarungay lubos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananakop. Kami iyong bayay, bigyang lakas loob. Hinihintay namin pagdating mong puspos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Please all stand. Let us pray. Replenished by the food of spiritual nourishment, we humbly beseech you, O Lord, that through our partaking in this mystery, you may teach us to judge wisely the things of earth and hold firm to the things of heaven. We ask this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Prayer for intercession to Santo Padre Pio. All together, Padre Pio, holy monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood, our health, and our might. O
Unworthy as we are, we pray that you concede, bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we remain abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee, our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit, and Jesus the Mediator. Amen. Please be seated for some announcements. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo ay sa 4:45 na madaling araw at ang simbang gabi sa 5 ng hapon. Kayo po lahat ay inaanyayang mag-alay ng mga dry goods tulad ng bigas, delata, noodles at iba pang ating ipamamahagi sa mga nangangailangan nating kaparokya at mga kababayang taga-Tingloy at Isla Verde. Mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito, maging sa mga taong mawiwisikan ng banal na tubig na ito, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Nagpupuri sa may kapat ang buong kalooban dahil sa kadakila ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan. Purin, purin natin ang